di utara. Lo magandang gabi. Mayroon lang kanting kunting ano yun. Yung wiring, hindi narinig. Karating ko lang kasi, galing ng deliver ng Makati, sa Bicutan, tsaka sa Jaca, sa Paranaque. So kayo na kasi, ukling, ikling oras lang kasi umulan eh. Galing ako sa pasok, deliver ko ng produkto. So ngayon, request na lang, ilalive ko na lang daw. Kasi hindi na kaya ipaliwanag yung, ano, yung oras. Ano mo kaya kayo na nag-deliver ako ng produkto ng First Vita Plus? Ang dami nagtatanong, narinig nila. Talaga bang nakakatulong yung Vita Plus sa ating kalusugan sa katawan? Sabi ko, oo. Una-una ba ako ipaliwanag sa Vita Plus? Una-una, narinig ko dati. Kaya lang hindi ko naman ito pinapansin. Kasi iniisip ko, parang gusto naman. Kaya lang, nung unang gumamit ko ito, yung bunso kong anak, may sakit, gastritis. Every 2 months, napupunta ko sa ospital ng Taguig. Nagbibill ako ng 19,000. Tapos 13,000 yung pinabayaran ko sa Medhealth. So nag-isip ko, sana mayroong gamot na yung anak kong matulungan sana. So may nagsabi sa akin daw, Vita Plus. Sabi ko, ah sige, Vita Plus, subukan ko na lang. So yun, sinubukan ko to. Kaya lang, nangyari, ito yung bunso ko. Ano, tignan mo. Dati ang pet nito eh. Ito. Ayan. So, malaki pa sa akin. Dahil, Vita Plus daw siya eh. So yun. Kasi yung share ko lang. Power! Kasi baka, sa mga anak yung ngayon, baka merong naramdaman, ano, nakatulong. So ang laman, paliwanag ko lang, ito, Diyos naman titingnan eh. Diyos naman sa titingnan. Pero pala, ang laman nito, napakaganda pala. Gulay pala ng ginawang Diyos. Gulay na ginawang Diyos. Doon ko naiisip, mayroon matagang gulay na ginawang Diyos. Kasi nakikita natin sa mga tindahan, Diyos lang naman, mayroong isang keyboard. Kung ganun. Ang sabi ni ba, mahal daw. Oo naman talagang mahal. Bakit mahal? Kasi una, garantisado. May purpose. Ang laman, ang sangkap nito, 5 gulay. So anong gulay? Ang laman nito. Una-una, mayroon siyang sangkap na malunggay. So ang malunggay, alam naman natin napakagandang malunggay. Ito ngayon sinasabi sa iba na miracle tree. Bakit po miracle tree ang tawag nila? Kasi ang malunggay, nakaprevent ng 300 na klaseng sakit. Kaya po din niyang gamutin. At saka sa probinsya, sa amin, yung mga bagong panganak, ang malunggay, nakapagdagdag ng gatas ng nagpapadidi ng ina. Tapos sa amin naman ang malunggay, pag may nasugatan, didiklik namin yung dahon, pinitiga, at sa yung katas, nilagay namin sa sugat, hihinto yung dugo. Pero yung sugat lang naman na hindi masyadong malaki. Baka yung sugat naman malaki masyado, hindi na kayang kahigay ng dugo ng malunggay. Ang malunggay naman, 7 times vitamin C sa orange. At saka yung malunggay, napakaganda talaga. Sa bansang Afrika, ginagamit na yung pang-prevent sa diabetes. Sa bansang Afrika, yung ginagamit nila. At saka maganda siya sa anemia, kulang sa dugo, malunggay. Pangalawa, ang sangkap nito, dahon ng sili. Dahon ng sili, napakaganda pala sa mga mataas na pressure ng dugo, ng high blood. Pag kumain ka pala ng dahon ng sili, siya yung nagbabasag sa mga blood clot na namumuong dugo doon sa mga ugat-ugat ng jawin. Kasi pag nagbara yan sa ulo, sa utak, ang nangyari doon, heart stroke. Pag nagbara sa puso, ang nangyari doon, atake sa puso. So ang dahon ng sili pala, nakakatulong sa ating blood clot, yung binabasag ngayong mga namumuong dugo. Kasi una, sa panahon ngayon, di ba, madalas na kumakain ng matataba, ng cholesterol. So, pag kumain tayo ng matataba, makikita sa horoscope, nabideposit siya sa mga jawin ng ugat nating katawan. Hanggang pag tumatagal siya, kumikipot na yung daluyan ng dugo. So, ang dahon ng sili, base sa mga doktor, scientists ng First Vita Plus, sa mga expert, nakatulong pala ito na babasagin niya yung mga namumuong dugo sa ugat ng daluyan para maging fresh uli yung ating pressure ng dugo sa ating katawan. Ang pangatlo, yung saloyot. Yung saloyot, di ba nga ano niya pinapansin sa probinsya? Kasi nauna-una yan, yun ang malaway. Marami dyan na ayaw nilang gawing gulay kasi malaway. Base pala sa pag-aaral sa mga binasa, sa mga eksperto, yung laway ng saloyot, siya po yun ang sasilbing sabon sa ating bituka. Di ba kung naliligo tayo, nagsasabon tayo sa panlabas. Pero yung panloob sa ating katawan,
hindi ko natin kaya linisan. Hindi naman kasi pwede, kung maliligo tayo, kukuha tayo ng tawil, ipasok sa bunganga, ilabas sa tuwit, at saka hahago rin. So, di natin kaya yun. Sino ba nakagawang ganyan? Biglang from nyo, bigyan ng sakit. So, ganun. Yan, ang daan lang sa loyok daw, maganda sa ating digestion system ng ating katawan. Kasi kung di natin maagapan, ang mangyayari yung colon cancer. Okay lang kung may pira. Pero kahit may pira, di na kaya din. Di ba, yung dating presidency namatay sa colon cancer, si Cory Aquino, may pira yun, pero walang nagawa dahil noona, akit niya yung sakit. So, nakakatulong siya. Habang maaga pa, kahit wala kang sakit, pwede rin kami uminom ng Vita Plus eh. Kasi pang prevented. Kaya may sinasabi sila, prevention is not, mas maganda yung mag-prevent ka kaysa maggamot ka na may sakit. At pang-apat na sangkap ng Vita Plus, colitis. Colitis yan sasabi sa amin, yung Kudzapa. Yung Kudzapa, nasa probinsa. Kudzapa, colitis, yan. Hindi ko ganun pinapansin, pinapakain na namin ito sa kambing. Pero ang colitis pala, maganda kasi mayroon siyang ispektoran. Ang ispektoran, siya yung nag-ano, sa mga plima sa timbaga, nakakatulong siya sa ating, sa paghihinga. Mayrami kasi iba na inbon, baga, may ina yung baga ina. Nakakatulong yung colitis. Ang panglima, talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote, maraming ayaw dyan sa mga may mataas ang cholesterol dugo kasi nakaka-high blood daw. Sabi ng doktor yan, ng mga herbalist, ang talbos ng kamote, hindi talaga sa nagpapapahay blood, hindi nagpapataas ng pressure. Ang pinapataas ng hemoglobin, yung dugong pula. Dugong pula. Kailan karamihan, bakit na-high blood sila pag kumain ng talbos ng kamote? Dahil sinasawsaw sa bagoong, yung alat ang nakakapag-high blood. Ngayon, ang talbos ng kamote, nag-iisang halaman, ng gulay, may sagana sa iodine. Pag kumain ka ng talbos ng kamote, para kaling bumili ng seafoods. Yung mahal ang seafoods, yung magtalbos tayo ng kamote. Napakaganda. Ang tanong ng iba, bakit limang gulay lang ang ginawa dito sangkap sa First Vita Plus? Alam nyo, ito, ang isang gumawa nito, isang Department Health Secretary. Si Jaime Galvistan. Siya po yung unang gumawa ng First Vita Plus. Pinag-aralan niya to. Bakit niya pinag-aralan? Kasi naisip ni Jaime Galvistan, ang mga Pilipino, hindi na nasusunod yung tamang nutrisyon ng ating katawan. Kung tutusin, nung araw, mahaba ang buhay ng tao. Pero ngayon, nakikita natin, may mga bata na high blood na. May mga bata na may cancer na. Ang daming sakit. Ang tanong, ang daming doktor ngayon, mga espesyalista, pero hindi naman nabawasan sakit. Kaya naisip ko, nag-attend ako ng seminar sa mga doktor herbalist, may point eh. Unang-una, nung araw, umabot naman 100 years ang tao. 90 years ang tao. Mahaba ang buhay noon eh. Kasi ang kinakain nung araw daw, puro gulay. Gulay-gulay. Ngayon, di atin magagawa na kumain ng gulay kasi tayo busy. Ang kinakain natin, puro madalian, instant. Kaya ang buhay ng tao, instant na din. Kaya ginawa to ang First Vita Plus para ibalik sa dati ang nutrisyon ng bawat isang Pilipino. Kaya lang, sa sobrang busy, ginawa nilang sasi para titimplahin na lang. Kasi kailangan ng katawan ng tao, 12 glasses o 15 glasses a day. Titimplahin mo, naging juice pa, iinumin mo na ang gulay. Sa mga bata, maganda to. Hindi mo makakain ng gulay, mga bata. Una-una, nag-request na pagkain, masarap na ulam. Mga artificial. Ito, pagkatapos mo kumain, titimplahin mo, ang gulay, di ginawa ng Diyos, di alam ng bata na napapagulay mo siya. O di po napakaganda. Kaya yung mga bumibili sa akin, ang sabi na, napakaganda na sa kanilang ano, minsan ang iba nung nagsabi sa akin nung uminom dito, minsan para daw siyang ano, nanghihina, nahangalay yung balikat. Bakit daw ganito ang binibinta ko? Ang sabi ko, ma'am, mayroon kasi healing crisis. Naging healing crisis. Ibig sabihin, dinidispose yung pasura ng katawan mo dahil noon na matagal ka nang mayroong sakit. Ngayon, nung ininom mo ito, kumbaga, nagre-react. Huwag mo lang itigil. Huwag mo lang hinto, ituloy mo lang. Bakit ko nasabi yan? Doktor din ang sabi sa akin, sa amin, na dapat yan, i-detox. Minsan, nung unang inom ko nito, ang baho ng popo ko. Tapos lagi pabalik-balik sa CR. Yun pala, nagki-cleansing siya, kini-cleansing niya. Kini-cleansing niya ang ating bitoka. So pagkatapos nung mga 3 days o 4 days, so mawala na, okay na siya, magaganda. Magaganda yung ano, resulta.
So yun lang, kunting ano lang, sir lang. Pero, kasi itong paliwanag ko, ito yung ano, pangkalusugan. Dami excited eh. Kasi dito may kitaan eh. Dalawang programa lang naman eh, pangkalusugan at pangkabuhayan. Dito rin naman, nung wala akong trabaho, wala akong pasok, dalawang buwan mahigit. So ito, dahil mayroon naman siyang programang pangkabuhayan, nag-online ako. So, wala naman ganun nagla-like, pero mayroong nag-PPM, nag-message sa akin na talagang pwede ba ang ganito, ganyan. May sabi ko, opo, kasi iba kasi yung ikaw mismo na natulungan ng product. Hindi ba, minsan tayo, mayroon tayo nakikita ng magandang cellphone, o bumili tayo. Di ba, binabahagi atin sa mga kaibigan, sa ating mga kilala. Ganito din to. Mas mahalaga to kasi pangkalusugan. Sa panahon ngayon, di na tayo makaiwas ng sakit. O, kunting sir lang ha. Ito naman, nalaman ko rin sa opisina. Dalawang nagbibigay sa ating sakit eh. Una, free radical. Pangalawa, cancerous food. Ano yung free radical? Ang free radical, yun ang hindi ating maiwasan. Hindi ating maiwasan yun. Kasi, pag lumabas tayo sa bahay, yung usok, air polluted na. Hindi man tayo pwedeng paglabas ng bahay, di tayo hihinga. Pagdating doon sa office, pagdating doon sa trabaho natin, hihinga tayo. So, hindi pwede yun. Mahihigop na mahihigop natin. Ngayon, yung baga, kawawa. Tapos, yung cancerous food. Ang dami doon nagsisuputan ng mga fast food. Totoo, masasarap. Ang tanong, masutan siya ba? Kailan, di natin susunod yung tamang nutrisyon ng ating katawan. Makikita nyo sa mga health center, yung pyramid food, di ba sa taas, bandang taas, yung karne, maliliit lang, pababa, ang ilalim, puro gulay at prutas. O sino dito nakakain ng, sa isang araw, nakakain ng tatlong bisnes na gulay? Kahit ako, hindi namin nagawa sa bahay. O ito na, inumin mo na lang gulay. Siguro sa sunod, yung marketing plan para sa mga kasama kong dealer na bago pa, yun na siguro hindi pa ako prefer kasi wala yung whiteboard. Kakarating ko lang, basa pa yung buhok ko, aga-deliver. Nag-binzo lang ako para lang ma-share ko kunting share lang sa product doon sa mga bumibili sa akin. Kasi walang oras talaga eh. Marang next time na lang, marketing plan tayo. Bye-bye.